Pinanganak sa lungsod ng Davao ang 23 anyos na batang may alias na Iron Face. Sa kamaong bakal ng araw nito mga bay, ay knockout lahat ang kanyang panalo at tumatagal lang ang mga ito sa loob ng 9 na minuto. Sa nakaraang laban nga nito noong February 26, 2022, ay siya rin muling pag-akyat ng batang ito sa ring mula sa mahigit sa 2 taong pagkabakante sa kanyang karera. Dito ay nakalaban niya ang veteranong si Ryan Sirmona, kung saan ay kaliwat kanan lang niya itong minawasiwas ng suntok. Nasa round 2 pa lang ang labang inyong napapanood mga bay, at talaga namang kumukuta na ang batang ito sa laban. Hindi makapurma si Sirmona na parang nagpa-facial massage at kamao ang pinangmasahe. Sa pamamaga ng mukha ni Sirmona mga bay, ay sumuko na ito sa laban at hindi na tumayo sa round 3. Main event of the evening! Makalipas ang 5 buwan nitong July 23, 2022, ay tumawid dagat ang Davaoenyong manlalaban at dumayo sa Tagbilaran, Bohol para harapin ang batang may alias na Shotgun. Isang malaking laban ito sa Bohol dahil ito'y may kaakibat na titulo. Ang batang may alias na Iron Fist ay si Junry Carcedo at may kartada itong 7 wins with 7 knockouts at may isang talo. Ang makakalaban niya ay ang alias Shotgun ng Bohol na si Antonio Sismundo, isang knockout artist din na may kartadang 8 wins with 7 knockouts at may 3 talo. Paglalabanan ng dalawa mga bay, ang bakanting belt ng World Boxing Federation Asia Pacific Super Light title. Matanda ng 4 na taon si Sismundo mga bay at matangkad naman ng 1 pulgada si Carcedo. Parehong malakas ang dalawang fighter at kahit hindi pa sila nagkainitan dito sa round 1, ay mahahalata mo talagang may baong palaman ang binibitawan nilang mga suntok. Good matchup. It's a way to test quality powerful boxers. Body shot by Carcedo. Power of the shot. Oh, there's a bit of kanagwe metis peto susulan sa isis mundo in the PMI of the South Pole. Round number 1. Mas kampante lumaban si Sismundo mga bay. Ito'y dahil baluwarte niya ang pinagdarausan ng laban. Maganda rin niyang tinapos ang nakaraang round at pinakita sa atin ang kanyang malashotgun na suntok. Pero kakaiba ang tibay ng batang si Junry Carcedo at hindi lang ito nagtataglay ng bakal na kamao, kundi may panga rin itong sing tibay ng semento. Tayuan itong limited in terms of power shot after power shot. We are also commentating but the right hand of Antonio Sismundo with jabbing at itong si Junry Carcedo, 7 wins, definitely knockout artist itong dalawang iwag. Walang pupurapa, no? Kubayo, Junry Carcedo. A better round for Junry Carcedo, definitely, no? But Antonio Sismundo, there you go! The power of the right hand of Antonio Sismundo. Medyo nakukuha na ni Carcedo ang templada ng laban.
at unti-unti nang lumalabas ang kanyang pagka-slugger sa bakbakan. At dito ay hindi na ito umaatras at tanging mga counter punches ang tugon niya sa atake ni Sismundo. Tuluyan na ngang naglalagalab ang mata ng dalawang mandirigma mga bay at sa bawat bitaw nila ng suntok ay may layuning pabagsakin kung sino ang tatamaan. Ang tanong na lang mga bay ay kung sino ang unang bibigay at pabagsak. Body jab answered by Sismundo. People in the gymnasium, the edge of their seats, they know to both boxers what's at stake. They know the power behind the punches of both fightment, ano? Oh, that's straight. We're seeing some blood in Antonio Sismundo's face. Oh! At sa isang blind uppercut mga bay na tumagos sa depensa ni Sismundo, ay bumagsak ang shotgun ng buhon. Muli pa mang nakatayo si Antonio Sismundo, pero iba na ang paningin nito. Sa isa muling uppercut, bagsak si Sismundo. Itinigil agad ng referee ang laban na ito mga bay dahil sa nakita nitong kalagayan ng boxer na nangangailangan ng agarang tulong mula sa kanyang corner. Daghang salamat mga bay at hanggang sa dulo ay hindi pa rin kayo bumibitaw. Nais ko pong malaman ang inyong reaksyon sa ating video. Paki-comment na lang po sa baba at babasahin po natin yan. Daghang salamat. Mabuhay tayong lahat. With an official time of 2 minutes and 33 seconds in the third round, your winner by a technical knockout and the new WBF Asia Pacific Super Lightweight Champion from General Santos.